Lalagyan na natin siya ng sodium metabisulfite. So magche-change ng color yan. Magte-turn into black, meaning may gold. Good morning guys! Magandang araw! So, daily routine dito sa ating shop. At panibago na naman akong gagawin ngayon project, no? Meron kasing nag-chat sa akin, no? Nagtatanong siya kung yung 18 karat na gold ba ay po pwedeng gawing 24 karat na gold plating solution. Ang sabi ko is yes, pero ang proseso is you have to refine first the 18 karat gold bago mo siya gawing 24K solution. Di natin po pwedeng magagawa na diretso kaagad yung 18 na 20, na ang kalalabasan na ni ay 24K. So, it's not possible. Para sa akin, guys, ha, hindi ko alam kung yung iba ay gumagawa ng diretsong ganun. Ang sa akin, pagka 18K, mas mababang karat at ang plano mo is gawin mo siyang 24K na plating solution, you need to refine. Alright guys, so ngayon, yun yung ipapakita ko. Now, meron ako rito ng 18 karat. Na-plancha ko na siya. Kalahating gramo to. Na-plancha ko na, na-flat ko na. So, ang first step na gagawin ko dito is i-refine ko. Bago siya gawing plating solution na 24K. So, yun guys, sana samahan niyo ako sa proseso. Let's go! So, una natin gagawin is cut natin to sa maliliit na pieces para mas madaling matunaw. So, kalahating gramo to, guys. Then, ang next step na gagawin natin is tutunawin natin to sa pamamagitan ng aquarelia. So, ayun, guys. No, lilipat tayo ng pwesto dahil doon tayo sa may exhaust pan. So, ayun, guys. No, lalagyan natin yan ng aquarelia para matunaw siya. So, una, naglagay ako ng 15 ml na muriatic. Okay. Then, lalagyan natin siya ng 5 ml na nitric acid. So yun guys, para mas mapadali tayo, isalang natin sa apoy. So yun guys, no, tunaw na lahat ng ginto. Yun. Ililipat natin ito sa malaking lalagyan, guys. Hindi pa yan 24, guys. Lalagyan natin ng tubig, then SMB, sodium metabisulfite, para ma-refine siya. Then, pagka nag-precipitate na yung gold, so, gagawin na natin siyang gold plating solution. Meaning 24K na siya. Kaya natin nilipat sa malaking lalagyan para malagyan natin siya ng medyo marami-raming tubig para ma-neutralize yung acid.
Ayan. Then, the next step na gagawin natin is lagyan natin yan ng sodium metabisulfite. So, ito yung ating sodium metabisulfite. Now, tunawin muna natin to sa tubig. Lagyan natin ng tubig. Haluin ko lang para matunaw. So, mag-change ng color yan. Mag-turn into black, meaning my gold. Yan. So, pababagsakin lang natin yung gold niya. Pag bumagsak yung gold niyan, 99.9% na yun. Pure gold. 24K na. Yun, nailagay na natin lahat ng SMB natin. Haluin lang natin to. So, siguro it will take 2 hours bago maano na, bago mabumagsak yung ginto niyan. So, balikan na lang natin, guys. So, ayun guys, no? After 3 to 4 hours, I think. So, malinaw na yung tubig. And yung gold natin, ayun sa ilalim, yung black na yan, bumagsak na. So, ito yung gagawin nating gold plating solution, yung black na yan. Tatanggalin natin yung liquid na yan. Pero guys, no, yung ano kasi, usual na ginagawa namin dito is 24 hours. So, tanggal na siya. Yung tubig na yan, ngayon, yung tubig na yan na hindi ko itatapon. No? Ilalagay ko sa isang lalagyan lang. Para, kasi baka may bumagsak pang mga ginto, konti, may ipon lang siya doon sa lagayan natin. Hindi masasayang. O yan. Yan o. Malinaw na. Pero hindi natin tatapon to, itatabi ko lang yung pinagtanggalan natin. So yan yung 0.5 grams natin. So ano to guys ha, 99 na yan, 99.9% pure gold. So 24K na yan. Then babanlawan natin syempre. So ito guys, tatabi ko lang to. Sigurado kasi meron tong ano, meron pang lamang ginto. So, yung ibang waste ko, dito ko rin ilalagay para pag marami na siya, i-recover natin. Ito naman, isasalin ko na rito. Para maiwalay talaga natin yung tubig. So ngayon, ilalagay na natin siya sa at lalagyan natin ulit yan ng aquaria. Muriatic acid. So, habang tinutunaw natin yan, magpiprepare na tayo ng distilled water. So, yun, 1,000 ml. Hindi na natin dinaan sa apoy kasi clay na.
no, bumagsak na siya from sodium metabisulfite. So malambot na siya. Yung dinadaan natin sa apoy is yung pagka metal siya para madaling matunaw. But this one is tunaw na siya. So ang gagawin natin ngayon, naglagay na tayo ng 1000 ml na distilled water. So lalagyan muna natin to ng sodium cyanide. So tutunawin muna natin yan dyan. Then ilalagay na natin yung gold solution natin. So lagyan ko muna to ng tubig. Galing rin dito, no? Then ihalo na natin. So meron kasing filter paper to, no? So kailangan matanggal natin yung dilaw nun. Ayan guys, no? Wala, puti na to. Wala nang ginto. Haluin lang natin to. Pwede na nating i-test, no? Kung okay na yung ating gold plating solution. So ito guys, no, magte-testing tayo. So kumuha tayo ng mga ilang ml at pinapainit na ngayon. I-test natin to sa silver para makita natin yung result sa puti. Ito na guys, no, at yung itutubog natin ay silver. Yan, silver, puti. Para makita natin kung kukulay ginto ba yan, kung effective yung ating ginawa. Ayun guys, no? Ayan. So maganda na. Ginto na yung silver natin. Ayan. 24 na kulay, oh. Ayan na. 24 na. 24K. So ayun guys, no? Nakita ninyo at na-demonstrate namin yung paggawa ng gold plating solution using the gold mismo. This is not a tutorial, pero dinemo ko lang, no? Kasi may kanya-kanya tayong paraan ng paggawa ng mga ng mga solution. So, yan yung paraan ko ng paggawa ng gold plating solution. So, I hope na may natutunan yung mga gustong, mga enthusiast natin ngayon. Yung mga may hilig din gumawa. Alright. So, guys, hindi ko nahabaan itong video na to. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless us all. Bye-bye.